Hello everyone! Ako po ang inyong lingkod, si Coach Jaja Bustos. 5 years na po akong nag-aalaga ng mga babaeng nahihirapang mabuntis, may problema sa matres at sira ang regla. Disclaimer ko lang din po na ako po ay hindi espesyalista. At ang programa ko po ay nakabase lamang sa aking mga personal na karanasan na kung saan ito po ay ginamit ko sa aking mga members sa loob ng 5 years at marami na po akong natulungan dito. Congratulations po at nakuha mo na ang iyong herbal. So ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang mga reminders na kailangan po nating gawin at sundin para mabilis na umepekto sa atin ang ating mga iniinom na herbal galing sa aking programa. So, paano po ba iniinom ang aking mga herbal na pampabuntis dito sa aking programa? So, kapag natanggap nyo na po ang herbal, meron akong isi-send sa inyo na instruction kung paano po niluluto at pinapakuluan ang aking herbal na pampabuntis na kahoy-kahoy na kung tawagin ay Herbal Fertility Tree Barks. Pakibasa lang po ng mabuti kung paano po ang pagpapakulo nito. Kung kayo naman po ay umorder ng aking mga herbal capsules and tablets na gawa sa organic herbal, pag natanggap nyo po ang mga herbal na ito, meron pong nakalagay na instruction sa labas ng bote kung paano po siya inumin. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po ay si Ovary Cleanser na isa sa mga herbal ko para malinisan po yung inyong mga ovary, lalo na sa mga babae na merong mga PCOS. So, ito po. Nakakatulong din po ito para mag-fertile. For example, ito po ang bote niya. Sa labas po niyan, makikita po ninyo yung instruction, ayan, kung paano siya iniinom. So, sundin nyo lang po yung nakalagay sa bote. Lahat po yan, nakalagay po sa labas ng bote kung paano siya iniinom. Yung akin pong herbal na kahoy-kahoy, may laman ang tiyan or wala, kumain ka man o hindi ng iyong meal, walang problema, pwede kang uminom nito anytime. Pero yung akin pong mga herbal na capsules and tablets, kailangan po bago kayo uminom nito ay kumain na muna kayo. So dapat meron pong laman ang inyong tiyan. Kailan ba dapat magsimula ng pag-herbal? So kahit anong araw, kahit anong oras, pwede po kayo magsimula ng pag-herbal nyo basta't siguraduhin lang po natin na tayo ay hindi buntis. So para makasigurado tayo na hindi tayo buntis, pwede tayong mag-PT or magpa-blood pregnancy test or ultrasound nang sa ganun ay sigurado na hindi tayo buntis. Basta't alam nyo naman po yan sa sarili nyo kung buntis ba kayo or hindi. At sabay-sabay din pong iniinom ang herbal. Kung kailan nyo po sinimulang inumin yung kahoy, ganong araw nyo din po sisimulan yung aking mga herbal na tabletas and capsule. Gaano po ba katagal iniinom ang aking herbal? So kapag kayo po ay naging member po dito sa aking programa, ang tamang proseso po kung gaano siya katagal inumin ay 3 months or 90 days. Dapat dire-diretso sana at walang absent. Nang sa ganun ay umepekto po siya lalo na kung kayo ay merong problema sa inyong matres. Lalo na kapag yung mister nyo din po ay merong problema sa similia, dapat po talaga ay straight na 3 months po ang pag-inom po nito. Kaya lang po, meron pong mga members na kahit na 1 month pa lang po silang nag-herbal, ay nabubuntis na po sila. So, napakaswerte po ninyo kapag 1 month pa lang po kayong umiinom ng herbal ko, ay nabuntis na kayo. So, paano po ba titigil kung halimbawa ay hindi natin alam kung buntis tayo? So, kailan po ba dapat tumigil sa pag-herbal? So, ayan. Para masigurado po natin na safe tayo at baka nga mabuntis tayo kasi kagaya ng sinabi ko kanina, 1 month lang ay may nabubuntis na. Kapag normal naman ang mens mo at feeling mo 3 days na lang ay re-reglahin ka na kasi yun yung normal na schedule ng pagregla mo, pwede ka nang tumigil muna pansamantala. So, stop mo muna yung pag-herbal at hintayin mo na reglahin ka ulit. Kapag neregla ka na, dun ka ulit mag-herbal. Ngayon, paano kung expected date mo ay hindi dumating yung regla mo? So, huwag ka munang uminom ng herbal. Palipas ka muna ng 1 to 2 weeks
Then, kapag 1 to 2 weeks ka ng delay, pero negative pa rin yung PT mo, posible na yung cycle po natin ay nabago lang. Kaya ang gawin po natin ay ituloy lang natin ang pag-herbal. Kasi sure naman po yan na hindi kayo buntis. Yun lang po talaga ay binago po ng herbal ang ating cycle. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Pero po, kapag after 1 to 2 weeks na kayo ay delay at pag-PT nyo ay positive, stop na po agad ang herbal at congratulations dahil kayo po ay buntis na kapag nag-positive na po siya. Yung atin pong kahoy-kahoy na herbal ay 8 araw lang po ito iniinom ha sa loob ng isang buwan. Pwede rin naman na dumiretso kayo ng 16 days pero kung ako yung tatanungin, okay lang kahit na 8 days lang. Pero yung mga capsule natin at tabletas, tuloy-tuloy po talaga dapat yan, 90 days po. Ano po ba yung mga mararamdaman natin ng side effects kapag tayo po ay nag-herbal? So mga sis, normal lang naman na tayo ay makaramdam ng kakaiba kapag nag-herbal. Halimbawa, sumakit yung puso, nagkaroon ng spotting, basta mga sumasakit ang ulo, marami pa kayong mararamdaman. Pero ito naman ay mga mild lang at tolerable lang naman po yung mga mararamdaman natin na side effect. Hindi naman darating sa point na ito ay makakasama na sa ating katawan. Pero kung merong nangyari sa iyo na parang feeling mo ay talagang sobrang sakit ng ulo mo, na hindi mo na talaga kaya, sobrang sakit ng puson mo, na tipong namimilipit ka na at hindi mo na kinakaya, pwede naman na itigil mo. Basta't meron kang nararamdaman na sa tingin mo ay hindi na normal, pwede mong i-stop muna pansamantala at obserbahan mo yung sarili mo kung tinigil mo na ba ang pag-herbal ay meron bang nabago sa nararamdaman mo. Kasi kapag meron talaga tayong bukol or sakit sa matres, normal lang po na tayo ay may mararamdaman na kakaiba basta't ito ay tolerable lamang. Reminder ko lang mga moms ha, ayoko pong mag-alaga ng mga nerbiyosa at medyo masayalang tao kasi po ang aking herbal ay para lang po sa mga tao na marunong sumunod at hindi po maselan. Ano po ba yung mga bawal kainin at inumin kapag kayo po ay umiinom ng herbal? So mga sis, wala naman pong bawal. Kumbaga, bawas lang. Kasi lalo na pag medyo mataba tayo, syempre kailangan nating mag-diet. Bawasan po natin yung sobrang pagkain ng mga mamantika, malalamig, mga fast food, mga processed food, soft drinks, ice cream, mga matatamis. Lahat po ng pagkain na hindi healthy or yung mga fast food lang, bawas-bawasan po natin. Hindi naman kayo bawal kumain kung paminsan-minsan lang. Huwag lang po yung madalas or araw-araw. Kahit naman po sa alak, pwede naman kayong uminom. Lalo na kung wine lang naman ito. Basta't hindi lang po palagi. Kahit si Mister, pwede naman siyang uminom ng alak. Basta't huwag lang pong araw-araw. Kumbaga, may moderation pa rin or may limitation pa rin po tayo. At mas maganda po kung ugaliin po talaga natin kumain ng prutas, gulay at isda lamang. Yung mga karne, bawas-bawasan po natin yung karne kasi hindi po yan masyadong nakakatulong sa ating fertility. Gulay at prutas po at isda ang talagang mga pagkain na mas malaki ang contribution or naitutulong nito sa pag-fertile ng isang tao. At ano-ano rin po ba yung mga bawal po na mga vitamins at gamot na isasabay sa herbal. So ito po yung mga bawal na supplements. Mga pills or contraceptive pills, ayan, so bawal po siya. Yung mga naka-injectable, bawal po kayo sa aking herbal. Yung umiinom ng glutathione, hindi po yan pwedeng isabay po sa ating pag-herbal. Collagen, kasi yan po ay mga process na, vitamin D. Iba pang supplement na pampabuntis, antibiotic, hindi rin pwedeng isabay, Provera, mga gamot para sa sakit sa puso, gamot sa kidney, psychiatric medicine, gamot sa atay, gamot sa thyroid, Duphaston, hindi po ito pwedeng isabay yung mga gamot na ito. At kung kayo po ay merong ibang vitamins or supplement na iniinom, tanong nyo muna sa akin kung pwede po ba siyang isabay. Hanggat maaari po kasi sana ayoko po ng mga may ibang kasabay yung aking herbal, lalo na pag synthetic dahil ito po ay makakahad lang sa epekto ng aking mga herbal na pampabuntis. Dahil nga po herbal lang siya, so expect natin na hindi siya ganun katapang. Kaya pag meron kayong iniinom na mga matatapang na supplement, matatabunan siya. Kaya as much as possible po,
kailangan si herbal lang, dun lang tayo nakafocus. Kasi matatabunan po ang epekto niya ng mga synthetic na ibang supplements po na iniinom ninyo. Ano po ba ang gagawin natin kapag 3 months na at hindi pa rin tayo nabubuntis? So nakakalungkot, 'di ba? Ang gawin po natin after 3 months kapag hindi pa rin po tayo nabubuntis dito sa aking programa, mas maganda po kung kayo ay magpa-check up na. So punta tayo sa doktor, magpa-ultrasound po kayo ng inyong matres, and kung si Mister naman ay wala pang sperm test, mas maganda po kung siya ay magpapa-sperm test nang sa ganon ay malaman natin kung bakit ba hindi umiepekto yung herbal sa inyo. Doon natin malalaman kung meron ba kayong mga sakit, kung meron tayong mga malalang problema na nangangailangan ng matagal-tagal na gamutan. So after 3 months po, yun ang kailangan ko. Ultrasound result ng inyong matres, trans-V or transvaginal ultrasound, and sperm analysis or sperm test ni Mister. Ano ang mangyayari kapag after 3 months at hindi mo na ipakita sa akin yung resulta ng mga yon? So ito lang po, kinalulungkot ko lang na kapag hindi po ninyo na ipakita sa akin yung mga result na yan, ay hindi ako makakapangako sa inyo na 100% ay mabilis ko kayong matutulungan. Kasi doon po ako magbabase kung bakit hindi umi-epekto sa inyo yung herbal. Kasi kung tutuusin po, 1 or 2 months lang dapat mabubuntis na kayo dito sa aking programa kung kayo ay wala namang malalang sakit, kung normal naman. Pero kung meron tayong dapat na ayusin sa loob, ito po ay hindi kaya ng 3 months lang. So yun, kapag nakita nyo na 3 months na kayong nag-herbal at hindi pa rin kayo nabubuntis, posible na meron pong problema na dapat pa nating ayusin at hindi na ito kinakaya sa 3 buwan lamang. So ano po ba yung mga problema sa ating matres at fertility na hindi kaya ng 3 buwan lang sa herbal? So ito po yung mga sakit na hindi kaya ng 3 months lang. Dapat po talaga 6 months to 1 year pataas ang gamutan ng herbal para kayo ay matulungan or mapabuntis. So ito po, black fallopian tube. Sobrang hirap din po yan. Hindi po yan kinakaya ng 3 buwan lang. Merong masuswerte na nabubuntis sila kahit na barado ang fallopian tube nila, 1 month pa lang yon. Pero depende po yan kung gaano na siya kalala. Pangalawa, kapag kayo ay may myoma, huwag po tayong umasa ng sobrang bilis. Kapag po manipis ang ating endometrium or yung lining ng ating matres, kapag kayo ay may polyps, may endometriosis, 2 ovary na ang apektado ng PCOS or yung tinatawag natin na bilateral PCOS. Lalo na kapag hindi ka na nireregla at tumataba ka na ng sobra habang may PCOS ka. Ayan, so medyo mahirap-hirap siya. And kapag very low sperm count ang ating mister, medyo malala na or sobrang baba na ng kanyang similya. Kapag si mister ay may varicocele, kapag po merong Bartholin cyst, si misis, may hemorrhagic cyst, adenomyosis, at kung merong hyperplasia or pagkapal po ng lining ng matres. Ito naman yung mga sakit na hindi na po kinakaya ng aking herbal. Azoospermia. Number 2, kapag heart shape ang inyong matres or yung abnormality na pagkapanganak nyo pa lang ay ganun na po agad yung matres ninyo, maliit siya at parang pang baby ang size, hindi na po yan kaya. Kapag kayo po ay merong cancer sa ovary o cervix, kapag may cancer kayo, hindi ko na po yan kaya. Kung meron kayong apas, kapag never kayong neregla or yung abnormality na tinatawag, hindi ko na po yan kaya. At pag meron kayong premature ovarian failure, ito yung mga babae na hindi pa nila dapat menopause period, pero nagmenopause na sila sa batang edad. So, meron pong mga nangyayaring ganun na masyado pang maaga, nagmenopause na sila. Pagka ganun, hindi ko na po yun kaya. Then, kapag kayo ay ligate na putol na talaga, so hindi ko na po yun kaya. Pag hormonal and autoimmune disease, yung tipong meron kayong mga tumutubong rashes kahit na hindi naman kayo kumain ng mga nakaka-allergy, like yung may mga sakit sa buto, yung mga ganyan, hindi ko na po yan kaya. At lalo na kapag hindi po match ang hormones ng mag-asawa, like yung mga blood typing nila ay hindi po magkaparehas at yung compatibility po ng kanilang
jeans, hindi ko na rin po kaya yon. Kasi ito po ay nangangailangan na talaga ng mas complicated na mga procedures at doktor lang po ang nakakagawa nito. So, yun lang po ang reminder ko. Meron din naman tayong limitasyon. Hindi po lahat ay kinakaya po. So, ito lang po ang huling reminder ko para po doon sa mga member ko na hindi marunong sumunod at hindi po nagbabasa, hindi na nanonood ng mga video tutorials na tinuturo ko. Kapag hindi nyo po yan sinunod, mga kamams, hindi ako mangangako na 100% ay matutulungan ko kayo. Kasi po, marami akong natutulungan na mabuntis dito sa aking pampabuntis program. Pero depende po yan sa tao na inaalagaan mo. Kasi meron po talagang mga tao na inalagaan mo sila, pero hindi naman nila tinutulungan yung sarili nila. Kaya po, kung gusto nyong matulungan ko kayo, kailangan tulungan nyo din po ang sarili ninyo. At dapat po ay nagbabasa po talaga tayo ng maayos. Ngayon, kung hindi po ninyo kayang sundin yung tamang proseso ng ating gamutan dito po sa herbal, nasa sa inyo na po yun. Basta yun lang po ang masasabi ko. Kapag hindi nyo po sinunod ang tamang process, like 3 months na policy po natin, hindi po ako mangangako 100% na matutulungan ko kayo. Dahil ang success po ng ating programa ay nakasalalay din po sa inyo. Kailangan magtulungan tayo. Tutulungan ko po kayo at tutulungan nyo din po ako. At sana po, wag po tayong magtaray kasi marami po talagang mga clients na kapag hindi mo lang agad na reply ay talagang masungit sila. So, paano ko po kayo aalagaan kung magsusungit po tayo sa isa't isa? Kaya, para po maiwasan yung problema, kailangan po talaga ay marunong tayong sumunod sa tamang proseso. Yun lang po. So, maraming salamat at sana po ay maging matagumpay yung ating pag-herbal at sana po ay matagumpay ang pagsali nyo dito sa aking pampabuntis program and looking forward na ako na yung tao na makatulong po sa inyo na magkaroon po kayo ng baby at pinapangarap na isang buong pamilya. Once again, ako po si Coach Jaja Bustos. Salamat po!